merong mga produkto na ang kaya lang nilang makita ay ito. Itong nasa itaas ay ang GECKO Accelerograph. Ang nami-measure niyang seismic wave is makikita natin ang building's natural frequency. Then nagkaroon ng earthquake, intensity 2 for example in this case. And then after the earthquake, babalik ang building sa tinatawag na natural movement or natural frequency. That is achieved because the GECKO Accelerograph is able to comply with the noise level requirement. It is able to filter out noise at kaya niyang makita itong maliliit na measurement ng natural frequency ng building. Kapag tiningnan ninyo ang ibang brand, ang ibang produkto, at ang produkto nila ay gumagamit ng MEMS accelerometer as an instrument, ang kanilang noise level ng instrument na yan ay nandyan sa level ng about 300 micro G. Ito ang klase ng seismic waves na mapoproduce niya. Hindi niya makikita ang building's natural frequency. At hindi nga niya makita itong intensity 2 level earthquake dahil nasasapawan na nitong noise level. So, importante ang sensitivity and noise level kapag tiningnan ninyo ang specifications ng accelerograph. Ang aming GECKO accelerograph is fully compliant with the technical specifications required by the DPWH guideline. And it is also compliant with the functional requirement, which is for the secondary disaster management.